Kakapasok lang lagot, sunog na, sinampulan, klabyo, natameme sa matinding pasabog ni PBBM Duterte. Aba, sumisingit pa, no? Sumisingit pa rin siya. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Grabe ha, ikaw naman klabyo, ikaw naman arn-arn. Ganon. So, etong balitang ito ay nagmula kay News PH na ating bibigyan ng reaksyon at komento. Siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na inyong kachismax. Kachismax reactionist. Ayan. So, huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Oo na, binabanatan pala si Pangulong Duterte sa kanyang Instagram. Eh, alam naman natin, paborito po natin topic yan si Flavio dahil may pambira tayo dyan, eh, no? Alam niyo malupit to si Arnold Flavio. Una si Flavio ang panday ng GMA. Una niya sinabi, no. Mahaba 'to, eh, no. Pero sa madaling salita, ha? Ito ang kanyang yung panghuli na tayo. Sinabi niya na pinagbibintangan ka, President BBM, pinagbibintangan ka ni Duterte na ikaw ay yun nga, addict. May addict tayong pangulo. Ito ang sabi ni Flavio, ha. Sabay mahaba, eh. Sa madaling salita, sinasabi niya na pinagbibintangan na ka ni PRRD. Ba? Sabi niya, bilang presidente, karapatan mong ipagtanggol ang sarili mo sa maling okasasyon at panahon nang seryosohin sa Pilipinas ang kaso ng paninirampuri. Wala nang immunity from suit ang dating pangulo at sa korte na niya patunayan ang totoong kanyang paratang. Walang personal. Parang sulsul pa talaga si Flavio. No? Alam niyo dati, ha, idol-idol ko yan. No? Dahil nakakatawa siya. Nakakatawa siyang mag-ano ng mga news. Pero ngayon, eh, medyo nadidismaya tayo ng konti. Diba? Kasi ang gara niya minsan, eh, parang taglid yung comment niya. Minsan parang dilawan pa earth ang comment niya. Ganun. Iba siyang mag-react, eh. Personalan. Hindi, walang personalan. Alam mo, matagal mo nang pinipersonal yung mga Duterte. Flavio. No? Ano ang tawag mo sa pumatol sa minor de edad? Ayun. Na pinababantayan sa iyo ng GMA 7. Ito po galing po to, ha. Sa ito po ay galing kay Sara Balabagan. Ay. Teenager si Sara Balabagan. Inassign ng GMA si Flavio para alam niyo yun, tulungan si Sara Balabagan. Kwento nga ni Sara, syempre inosenteng inosente ko, eh. Tapos ito si Flavio. Ha? Pinapasyal siya, pinapanood na sino. Naku, sir, ha? Alam niyo yun, yung tagpong ganun. Grooming, diba? Ngayon, may termino na dyan, eh. Grooming. Pero imbis na protect, potek. Noong araw, ang tawag lang natin dyan, bantay sa lakay. Ayun. Yan muna ipaliwanag mo, Flavio. Ayun. Nakikialam ka pa. Ayun. Pinagbabantayan sa iyo minor de edad para iikot-ikot niya sa Maynila. Ayan, so, ha? Issue yan, ha? Issue. Kumbaga, ang hirap kasing magmalinis kung meron kang dumi sa iyong katawan na itinatago. Ang hirap mamuna ng tao kung meron din mga kapuna-puna sa iyo, yung mga tao, at meron kang nagawa talaga na kapuna-puna. Diba? Ayun yun, eh. No? Bago mo kunin ang puwing sa mata ng ibang tao, kunin mo muna yung troso sa mata mo. Kasi puwing lang yun, eh. Malay mo, sa mata mo, ang laki na pala niyan, naging troso na. O, diba? Kung minor de edad ka nga naman, eto na nakita mo, nagtali-talinuhan, iniikot mo sa luneta, iniikot mo sa... Iniikot mo sa luneta, ha? No? Lulan-lula siguro si Sara Balabagan. Eh. Aha. Ayun, inanakan. Ayoy! Opo, minor siya noon. Kaya hindi po pwedeng... Chismax yan, ha? Kita mo, kahit sabihan mo... Totoo naman yun, eh. Hindi ka ba nagtataka rin, Flavio, na hindi mo ba naisip? O eh, halimbawa lang, ha? si PBBM pumalag. Oh. Sasabihin na ano ng korte. Hindi mo ba naisip kung bakit kaya hindi pinapatulan ni PBBM? Nag-counter na lang siya ng fentanyl. Oh, mas maganda yung counter ni ano ni Pangulong Duterte, 'di ba? Pinagbibintangan mo kung fentanyl, pinagbibintangan kita, magpa-drug test tayong dalawa sa luneta. Grabe, no? Talagang yun, narinig ko talaga yung salita ni FPRRD, yung titindi ng mga binanata ni ano doon, ni Tatay Digong doon. Talagang dire-diretso talaga, grabe. Oh, pinakita talaga yung tapang, no? Partida na. Talagang yung administrasyon talaga, yung binangga nila, 'di ba? Ganyan, syempre, wala na siya katungkulan si VP Sara, Vice President, pero ano, no? Matapang talaga yung mga Duterte kasi iba-iba yan, hindi magsasalita ng ganung kabibigat, no? Wala yung mga akusasyon na ganun. Iba talaga si Tatay Digong pag nagsalita, eh. Kumbaga, walang sinisino, no? Handang harapin kung haharapin.
No, tapos yun nga, yung counter ni PBBM is yung fentanyl, 'di ba? Kumbaga hindi masyadong ano, si PBBM hindi niya lang masyadong sinagot. Pero ito si VP Sara is nananatili pa ring tahimik. Hindi siya nagsasalita tungkol sa mga ganyan. No? Patuloy pa rin siya sa pagiging vice president niya, sa pag ano niya, paglilingkod niya, ganto ganyan. Kung meron man siguro, nag-uusap din siguro sila, no? Hindi natin inaasahan na ganito ang mangyayari. Alam niyo, sa totoo lang, pinakamaganda ng hamon yun. Pero siyempre, hindi tayo mambabastos ng presidente. Ayaw natin nun eh. Oh. Kung paano ayaw natin binabastos ni Flavio itong si Pangulong Duterte, ayaw din natin na bastusin natin yung presidente ng kasalukuyan. Hindi po tayo ganun. Hindi po tayo lumalaban ng ganun. Binoto ko rin niya. Nabudol nga lang. Nabudol. Ito po ang sinabi po ni Flavio rito, no? Pakinggan po natin. Ito pa po, isa pa po. Halos araw-araw eh. Tinignan ko yung Instagram ni Flavio eh. Halos araw-araw niyang binabanatan si Pangulong Duterte. Ito po yung isa pa po sa mga banat niya. Ito ang hindi nakakatawa. Kapag pinayagan na ni BBM ang gala ng book ni Arnold Clavio, no, parang ano, parang wig na lang. Hindi kasi, di ba, yung pagkakapatong National Criminal Court sa bansa, dalawa lang ang mangyayari. May iiyak at wag naman sana may magtatangkang magpakamatay. Hindi, no? May iiyak, sino kaya kay Bato at kay Pangulong Duterte? At yung isa daw magpapakamatay, tatangkang magpakamatay. Makapalang hiyak mo. Kayo rin sa GMA7, makapal din ang hiyaan nyo. Yung anchor nyo, laban kayo ng laban. Pero bakit sa dinami-dami na nagsabi, eto, tinuturuan niya si BBM, di ba? Sabi niya, PBBM, ha? Demanda mo si Pangulong Duterte. Sulsulino. Bakit sa dinami-dami na matanong nga kita? Kasi hindi paninirang puri pag totoo. Ganun po yung paninirang puri, yung hindi totoo, sinisiraan ka. Nga naman. Ang dami na nagsakit. Eh, totoo eh. Alam niyo yung nagpapalala ng sitwasyon, di ba? Yung katulad ng ginagawa ni Arnold, ni Arn, na talagang gumagatong pa, di ba? Kaya lalong lumalaki yung gulo eh. May mga nakikisalo dito, yung mga galit kay FBRRD, yung mga dati, di ba? Nakikisalo sila. So talagang lalo nilang pinapalaki yung issue. Lalo nilang ginagatungan yung presidente na, oy, ganto, ganto, ganyan ang gawin mo. Kumbaga, hihina yung apoy. Tapos biglang may magsisindi na naman, lalagyan na naman ng gas. Tapos aapoy na naman, sisiklab na naman. Minsan talaga yung mga kuliglig talaga yung nagpapalakas eh. Talagang paggabi, pag may kulig, quick, 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 mga ganun. Ito ang sabi pa ni Clavio. Truth. Ayan, quotation niya lang yan eh. Bukod sa pagtutol sa People's Initiative, isa sa malalalim na hugot ay ang investigasyon ng ICC sa extrajudicial killing noong panahon ni Duterte administration, ng Duterte admin. Yung una ay pansariling interest. Tignan nyo to, ha, yung sinasabi niya. Sakali magtagumpay maging parliamentary system ang gobyerno, lilit ang tiyansa ni Vice President Sara Duterte na maging susunod na pangulo ng bansa. Tignan nyo ugali nito ni Flavio. Personal daw yung pagtutol ng mga Duterte sa pagbabago ng konstitusyon kasi magiging parliamentary, magiging prime minister. Wala. Sayang naman daw yung pagiging pangulo, hindi na magiging pangulo si Sara Duterte. Naisip mo ba yung iniisip mo? Ang pinagbibintangan mo ng personal na interes, hindi yung gustong baguhin yung konstitusyon para maging prime minister siya. No? Isipin mo yung sinasabi mo, ha? Clavio, ha? Si Sara Duterte, number one siya sa mga survey para maging pangulo ng Pilipinas. Ano ang ating present constitution? Anong sinasaad? Sa 2028, magkakaroon ng presidential election. Kung may ambisyon si Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas, qualified ba siya sa 2028? Qualified siya. Posible ba siyang manalo? Posible siyang manalo. Mm. Pinakamalaki ang posibilidad na siyang manalo kasi number one siya sa lahat ng survey. Mm. Naintindihan mo ba yun? Ngayon, mayroong hindi mananalo pag tumakbong presidente. Dahil 0.8 lang. Huwag na tayong magkunwarian, Flavio. 0.8 lang si Martin Romualdez. Sila ngayon yung nagsusulong ng chacha. Para possibly, sabi mo nga, parliamentary system. Hindi talaga totoo yan, ha. Si VP Sara talaga is napakalakas ng survey ngayon. Partida na malayo pa yung eleksyon. Hindi pa lahat bumoboto yan. Wala pang mga ano yan. Malalaman yan sa tunay na eleksyon talaga.
'di ba? Si VP Sara kapag tumakbo, is malaki ang pag-asa kapag nanalo. So ayun yung pinefrevent nila eh. Kumbaga, yung pagkapanalo ni VP Sara. Kaya marami talaga ang gustong hilahin si VP Sara palayo doon sa presidential na yun. Kaya nga sinasabi ko eh, kung hindi siya tatakbo ng presidente, sigurado yan, mawawala lahat yan. Lahat ng mga nag-iinit sa kanila, mawawala yan. Kasi sa eleksyon lang yan eh, sa politika lang yan eh. Pero kung itutuloy ni VP Sara at talagang gustong desidido siya, is sigurado yan magtutuloy-tuloy din yung mga tao na gusto silang pigilan, no? O sirain sa pagtakbo. Kahit nga yung pagkakaibigan ni PBBM tsaka ni VP Sara, eh, naapektuhan na, nasira na. Diba? Kumbaga, ang nagkakaroon ng credits niyan, yung mga kalaban ni PBBM, yung mga kalaban ng mga Duterte, sila yung nagkakaroon ng credits niyan eh. Sila yung tuwan-tuwa sa mga nangyayari kasi nasasakyan yung issue. Diba? Parang siyempre, eto, nagtatagumpay na tayo, nasisira na yung dalawang yan, nasisira na yung dalawang pangalan na yan. Kaya sa susunod eleksyon, malamang ko, hindi na makakatakbo yung si Duterte. Ganto yan, kapag inaksyonan ni PBBM yan, ganto, kapag nakulong ang mga Duterte kasama si VP Sara, wala na tayong kalaban. So kapag bumitaw si VP, pag bumitaw si PBBM sa eleksyon, pagtapos na ang eleksyon, kung ano yung manok nila, yung mga kalaban na yun, yung mga kuliglig na yun, yun ang ipapasok nila at iniisip nila na may pag-asang manalo sa susunod na eleksyon sa 2028. Yun yung pag-iisip. Huli! Pwedeng maging prime minister. Yung 0.8%. Mariusi. Sino ngayon ang may personal na interest sa pagbabago ng konstitusyon? Alam mo, Flavio, matatalino ng mga tao ngayon kasi may mga matatalinong vlogger. Siguro noon nauuto nyo dahil wala pa ng mga YouTube noon, wala pang Facebook, wala pa mga vlogger na nagpapaliwanag sa kanila. Si Sara Duterte pa ang may personal interest kaya niya tinututulan. Utot mo. Ang may personal interest, yung nagsusulong, hindi yung tumututol. O kasi, bakit mo babaguhin ang konstitusyon? Diba? Eh, maayos na yan. Wala nang problema. O, dahil diba, syempre, sa kapangyarihan. No, ekonomiya naman kasi, sabi nga ni BBM, lahat ng mga ano, pwede naman pag-usapan yan, pwede pagmitingin. Tungkol lang doon. Diba? Pero bukod doon, is bakit pilit na isinusulong yan? So, merong agenda yan. Diba, kung alam mong hindi ka mananalo bilang presidente at gusto mo talagang humawak ng bansa, gagawa't gagawa ka talaga ng paraan para magtagumpay ka at mawala lahat ng mga tinik sa dadaanan mo. Ganun yan. Bugokis ka pala eh. Kaya nga nila gustong baguhin dahil may personal silang interest eh. Ayun. Hindi ako nagsabi niyan. Yung pinsan niya, si Aimee. Oo, kahit ako. Yun ang sabi niya. Niyo. Si Aimee. Wawaisan din natin itong mga magpipinsan na to. Ano kayo lang marunong manggamit? Ikukot namin kayo ng ikukot. Mga tukmul. Okay, yung pangalawang usapin naman daw sa ICC. Iniiwasan na maghain na sila ng warrant of arrest labang kay PRRD at makulong dahil sa mga nangyaring patayan sa kampanya niya sa droga. Alam mo, Flavio, magtanong kayo sa tao. No? Epektibo ba? Gusto ba ng tao yung ginawa ni Duterte o hindi? Yung tao magpapasya, hindi ikaw. Balabagan. Request ng anak niya. Hindi ko alam kung high school graduation o college graduation. Alam mo kung ano request ng anak niya? Gusto niyang may pakiramdam yung anak niya na a-attend si Clavio ng graduation. Yeah. To, sinabi to ni Sara Balabagan. Nakiusap yung anak niya kay Sara Balabagan. Kasi syempre, iskandalo. Hindi pa nagtatapat nun si Sara Balabagan. Nililihim pa niya na naanakan siya ni Clavio. Nakiusap yung anak niya, gusto niya makasama sa graduation, hindi pinatin si Sara Balabagan. Masakit yun. Sa isang nanay. Dahil akala nung anak, aate na si Clavio kung hindi pupunta sa graduation si Sara Balabagan. Issue na yan, showbiz na. Hindi rin dumalo. Tindi mo. Tapos mangangaral ka ngayon ng mga kabutihang asal, kagandahang asal. Wala kang karapatan. Clavio, wala kang karapatan na mangaral ng mga kagandahang asal. Ayun, natating natong haya ng video na nagmula kay News PH at syempre yung nagsasalitang yun si Sir Badong Arateles. Grabe ka naman, Clubs. Oo, tama naman. Wala kang karapatan magpangaral kung ikaw ay hindi mo kayang pangaralan ng iyong sarili. Diba? Mahirap magmalinis kung ikaw ay may sariling dumi. Diba? Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol sa video ito na ating binigyan ng reaksyon at napanood? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.